bago ka pumasok sa music industry, so ano ka ba? Anong pinagkakaabalahan mo? Nag-working ka ba? Student ka ba? Kwentuhan mo kami about that. Bago ko mag full-time musician, sorry na pindot ko yung notif. Go lang. Student ako. Ayan. Ako na, ayun, pa-cover-cover lang din. Ayun, student. Anong course mo? Nag-start kasi ako mga grade 9 pa lang ako. Grade 9 actually bawal pa ako mag-post-post na ng mga cover. Tapos nung senior high, college, lumipat ako sa Mint na I took up music business management. Wow. So, music related. Sorry pala sa mata ko. Kayo, naira pa kasi eh. Hindi yan dapat ganyan, pero sorry. It's okay, hindi naman na masyado. It's okay. Di, uso kasi yung mga allergy ngayon, mga naiuso kasi talaga. Baka may nakain kang something. Kasi, pag sobrang lamig, nagkakaganyan talaga yung pagmumukha. It's like you're so pretty pa din. It doesn't matter. It's okay. Pero ito, Sid, sino ba ang mga musical influences mo? Mapalocal man yan or international? Pagdating sa influences ko sa music, siguro international, start tayo sa international. Sina Hozier, sino pa ba? Actually, siya lang ata yung international ko. Marami, Lauryn Hill, Hozier, sa local. Pagdating sa sound, sina Yano, mga lumapok-pop. Tapos pagdating sa lyrics naman, sa songwriting, yung pinaka naka-influence sa akin, yung mga hip-hop artists tulad din ng Looney, din na Ron. Yan. Parang talaga, halo-halo. Walang specific eh. Kasi local hip-hop genre talaga. Maganda yun para broad yung pwede mong pagkuhanan. Open, di ba? Hindi lang nakapix sa isang style. Yes. Correct. So, paano mo maide-describe yung music mo as for you? For me, ang music ko is folk pop, pero kung ang tatanungin niyo ako yung pinagkaiba ko sa ibang folk pop, I'd say pagdating sa songwriting ko, mas focused ako sa lyrics. Like, mas focused ako malaman yung lyrics, sa lyrics mag-focus. Though, feeling ko, yung gusto ko personally as an artist, mas ma-lyrics. Kaya rin na-mention ko kanina na sa hip-hop nga, ganun yung lyrics nila, mas malaman. So, feeling ko dun ko rin nakuha yun. Kasi as a listener din, mas gusto kong pakinggan yung lyrics. Mas ma-lyrics ako, mas masalita kaysa sa Pero yes. Shit, saan ka naman humuhugot ng mga songs mo? Yun. Ikaw ba, madalas ba? Ito ba yung storya mo ba? Papaano? Pero siguro, 97% ng mga kanta ko, lahat yan nakita ko, na-experience ko firsthand, or mga na-realize ko lang. Kadalasan, nang gagal. Yes, oh. Mas madaling gumawa ng kanta kapag napagdaanan mo eh, no? Because you know the pain, the happiness, correct. Emotion, alam mo lahat yun eh, di ba?